Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Gressel. So for today's video, guys, napaka-excited ko ngayon. I haven't been excited in a palette for a while, guys. Kasi parang feeling ko lahat ng lumalabas na palette is pare-pareho lang. But nakuha ko na, guys, itong TATI Beauty na palette. I am so excited. Alam niyo, guys, sobrang excited ko na the day before the launch, nag-login ako ng about 10 o'clock in the morning. Or actually, 9:58 in the morning. Nanihintay ako ng hintay. Refresh ako ng refresh. Yun pala, the next day pa yung launch ng palette. And then sabi ko, oh my God. Kasi talagang wala akong tulog nung time na yun. Tapos, nag-alarm pa nga ako. Or nagising ako 9:58. And I was so excited kasi sabi ko, kailangan makuha ko tong palette na to. But, anyway, the next day, I did the same thing. Nag-set ako ng alarm and then I was able to get this palette. May traffic nga yung kanilang website kasi ang daming umu-order. So, ayan guys, ang packaging niya, ayan yung, ito yung box na pinadala nila sa akin. It says, TATI Beauty. Ang ganda-ganda talaga ni TATI. So, if you guys don't know TATI, she's really good in makeup, doing reviews, drugstore, or high-end na mga makeups. And isa siya, guys, sa mga YouTuber na gustong-gusto ko na mag-review ng mga products. So, anyways, pagkabukas ko nito, oh, by the way, hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Kasi, nung binuksan ko lang tong box niya, pero I haven't seen the actual palette. Na-receive ko to nung, hindi ko na matandaan, pero I think 3 days after the launch. Pero wala talaga akong time, guys, na kalikutin tong palette na to. So sabi ko sa sarili ko, I'll just save it for the video. So, technically, first impression ko din tong video na to. So, buksan na natin. So, lagi sa mga video ni Tati, lagi siyang nagre-reklamo dun sa mga bubble wrap kasi mga sayang daw sa plastic. And I feel like ito yung mga recycled na packaging. Alam niyo yun, yung parang mga eco-friendly yung ganon. So, hindi ko alam kung tama ba yung sinasabi ko sa inyo, pero that's just what I think. So, i-roll na natin. Ang dami niyang rolls in fairness. Tapos, ayan, guys. Ang ganda ng palette. Ayan. So, it reminds me of NARS packaging. Yung parang very matte, very sleek na minimalist lang yung packaging niya. Ang ganda. Kasi black lang siya, very simple. Tapos, meron siyang nakalagay dito na TATI Beauty. Tapos, I think kailangan mo i-slide. Ganyan. So, parang same feels dun sa parang box or carton na kasama niya dito. So, ang ganda ng packaging, parang very matte. Pero alam ko, this one gets dirty kapag hindi nyo inalagaan masyado. And kapag ganun yung nangyari and gusto nyo siyang ilagay sa vanity nyo, ibalik nyo na lang siguro dito para hindi masyadong dumumi. Pero gusto ko yung packaging niya dahil nga parang very travel friendly, payat lang siya, tapos sleek. So let's open it, guys. Ah! Ayaw ko, lagi ako nagagawa ng mga sarili kong sound effects. Pero ayan siya, guys. It's so nice. It's so pretty. Ang napansin ko lang dito, guys, lalo din sa mga reviews na napanood ko, nakakalito yung kanyang pangalan. Kasi matte, sequin, metallic, glitter, ayan. Tapos dito nakalagay ritual, story, soothe, aura. And then poet. So dito sa ano na to, bali kapag ka, dun sa mga napanood ko, kapag tatawag ka ng shade, it's gonna be like matte memory, yung ganon. Then matte ritual or sequin ritual, yung ganyan. So, very simple lang siya. Hindi siya katulad ng Jeffree Star na madaming yung mga iba-ibang pangalan, very unique na pangalan. Ito, parang nilagay lang niya talaga na simple layout.
Ganon. So, I'm not sure if I should do some swatches. Siguro ilan lang dito yung isa swatch ko, yung pinaka-excited siguro akong gamitin. Kasi madami naman nang nag-review nitong palette na to, including TATI. Naggawa na siya guys ng swatches nito. So, what I'm gonna do is, I'm gonna get ready using this palette. Hindi pa kasi ako nagre-ready for the day. Very late na talaga, pero sabi ko, gusto ko talagang gamitin tong palette na to. So, I did all my foundation, bronzer, makeup, and everything. Tapos, itong palette na to yung gagamitin natin. So, alisin ko na siguro tong plastic, but I'm gonna save it para hindi mapunta sa mirror. So, this comes with a mirror, guys. Ang ganda ng mirror niya kasi ang laki niya. So, very travel-friendly. Siguro kailangan nyo lang talagang ilagay sa luggage nyo very carefully kasi baka mabasag yung mirror. Ang laki ng mirror niya, guys. Grabe. Hindi siya na-shy dun sa mirror niya. Tapos, parang buong mukha ko, sakop na sakop talaga ng mirror. And one of the things na nagustuhan ko dito sa palette na to is yung ginawa ni Tati sa, ewan ko if it's one of her videos sa YouTube or Instagram story, I can't really remember. Pero, yung mga products niya, like foundation and everything, sabi niya, minsan daw nilalagay niya dito. So, I like that idea na meron kang, ano, yung parang lalagyanan, yung ganun. Or mamimixan na mixing palette. Parang ganun. So, we're gonna start getting ready. I'm sorry guys kung parang gaganto ako ng gaganto kasi wala akong table dito. I'm still staying at my parents' house kasi nasa Philippines pa rin si Papa. So, wala dito guys yung mga gamit-gamit ko na mga table, ganyan, lighting, everything. So, mag-i-improvise na lang tayo. Let's get started. I have my Jeffree Star makeup brushes here on the side. Tapos, ang gagamitin ko na lang din ng mirror is itong mirror ni Tati. Kasi wala din akong patungan. Okay. So, my eyelids, guys, is somewhat primed. Hindi naman talaga ako nagpa-primer ng eyelids. Ang ginagamit ko lang is concealer. So, ang gagamitin ko dito is yung Aura, just to set everything in place. Grabe, ang pigmented niya, guys. Wow, pigmented siya, guys. So, I'm just putting this all over my eyelids. So far, there's no fallout dun sa eyelids ko. However, kapag gumamit kayo ng brush, expect na merong fallout dito sa pinaka-pan niya. Alam niyo guys, natetempt talaga ako na gamitin tong part na to. Kasi alam niyo naman guys, mahilig ako dun sa mga orangey makeup look. But, alam ko din na yun din yung ginawa ko dun sa Jeffree Star Cosmetics na palette. So, I think we're gonna use a different color. Siguro, ang gagamitin ko na lang is... itong side ng Poet. Kasi, parang feeling ko, ito yung out of my comfort zone na side. Kasi hindi naman talaga ako yung nagpa-purple, yung ganyan. I do like the burgundy kind of color kasi lagi kong nilalagay yan dun sa my outer lids ko. Pero, hindi ako masyadong gumagamit ng mga gantong kulay sa makeup look ko. Itong lahat ng to, medyo comfortable ako dyan na gamitin. But, since today is a special day and gusto nating matry itong palette na to, itong side na lang yung gagamitin ko. So, anyways, first, I'm gonna use a Soothe Matte for our transition color. So, I'm just using the same brush, guys. Katulad kanina na ginamit ko. Parang napaka-effortless ng blending dito sa eyeshadow. Thank you.
Okay, so guys, kapag na-reach yun na yung intensity na gusto nyo sa transition color nyo, go ahead and move on. Okay, so I wanna try to use lahat ng kulay dito. I'm just not sure kung paano ko gagawin yun. But I'm gonna go ahead and get Poet Matte. And I will use this sa outer corner. So, ayun yung itsura niya ngayon, guys. Medyo, it looks crazy, pero hintayin natin na ma-blend natin lahat bago tayo mag-judge. Kasi, ngayon, talagang intense talaga yung kulay niya. Sabi ko sa inyo, guys, parang, una, ang iniisip ko, ito yung brownish na red, yung Poet dito. Pero, parang pinkish siya, actually, na medyo may pagka-purple, yung ganun. Parang fuchsia yung kulay niya, in person. So, I'm gonna take the other side of the brush, tapos kukunin ko tong Sequin Matte. Which is itong parang iridescent na color. Iswatch natin. Ayan guys, I don't know if you guys can see that, pero ang ganda ng kulay niya. Para siyang yung may mga hints ng parang may holographic effect. Ewan ko kung nakikita niyo sa camera. Or napipick up pa niya yung mga glitters. I'm gonna use this brush right here. Para siyang flat shader brush na maliit lang. Tapos, ilalagay ko siya dito naman banda. Sa tabi lang nung sa outer color natin. Guys, just so you know, ako lang yung nag-decide na gamitin tong area na to. Pero honestly, pwede nyo gamitin kahit anong way nyo gusto. Kasi parang sa akin naman, ang ginawa ko lang to kasi dahil, yun nga, parang ito yung area na iiwasan ko kung ako yung gagamit. Dahil parang more siya sa mga parang dramatic side. And ako kasi medyo parang pang everyday makeup look. So guys, so ayan nang kinalabasan niya. Medyo hindi pa nabe-blend. So I'm gonna use this brush to blend out everything. Ayan. So now I'm gonna take this glitter. Yung pinaka ano nila, yung intense glitter. And let's watch this, guys. Tingnan nyo. Grabe. Lagay natin dito. Wow. Ayan, guys. Grabe, sobrang blinding ng glitter. Tapos minsan di na napipick up sa camera. I'm gonna use my finger to apply this glitter dito sa my inner corner ko. Wow! Oh my god, ang ganda! Oh my gosh! Guys, parang ready na ata akong mag-glam. Ang ganda. Every time na merong mga glitter, guys, finger ko lang yung ginagamit ko.
katulad nga nung ginawa kong Get Ready With Me using the Jeffree Star Morphe palette, feeling ko mas nawa-warm up niya kasi yung product sa kamay. Careful sa pag-apply ng glitter. Tinted ng glitter na to, guys. Ayan. Okay, so now that we've applied the glitter, guys, i-intensify ko lang konti yung outer corner ko kasi parang medyo nawala siya ng konti. So, I'm gonna use the Poet Matte again. Kasi parang sa sobrang intense niya, parang ang ganda niya para sa New Year na yung very sparkly na look. Pero for that, I think yung mga silver yung gagamitin ko. Again, i-blend nyo lang yung edges. Huwag na siguro nyong i-blend yung may glitters kasi mahirap na na magkaroon kayo ng fallout. This is not a tutorial, guys, ha. Ako, tinatry ko lang yung palette na to in front of you guys kasi para makita nyo how it applies on my eyes. At saka parang feel ko lang din mag-get ready with me sa camera dahil nga antagal ko na, guys, hindi nag-film ng videos. And honestly, sobrang busy ko sa school. So parang ito na lang din yung way ko para makagawa ng videos is to get ready sa camera. So anyway, I'm gonna take the flat shader brush again. Yung other side niya is not dirty. So, ang gagamitin ko, guys, is yung metallic. Yung metallic na Poet. And I'm gonna put that sa my lower lash line. Hindi nakaka-disappoint tong palette na to, guys, as in. As in, lahat sa kanila, napaka-blendable. Pero, napansin ko, meron din siyang a little bit of fallout. Ayan o, dito sa may ano ko. Yung matte na Poet, medyo may fallout siya. Pero, mabilis lang naman solusyonan yan. Kuha lang kayo ng fluffy brush and then do this. Kahit sobrang purple, pink, fusion ng eyes ko ngayon. I think it's just bright na lagyan natin siya ng brighter color. So, ang lalagay ko, guys, is Aura Metallic. So, ito yung kulay niya, guys. Ayan. Para siyang yung white lang na medyo may sheen. Parang highlighter, guys. And then I'll just put that dito sa my inner corner ko para medyo ma-brighten up niya yung may mga glitters. Ayan, guys. So, let me zoom you guys in para medyo makita nyo naman kung ano nangyayari dun sa shimmer eyes natin. Ayan. So, ayan yung itsura niya ngayon. And then, I think I'm gonna add a brown eyeliner dito sa lower lash line ko. Pasensya na, guys, kasi napaka disorganized itong video na to. Dahil honestly, ngayon ko lang talaga nakita yung palette. So, I didn't really know kung ano yung look na gagawin ko. I just went towards something na hindi ko talaga ginagawa on an everyday basis. Kasi gusto ko mag-step out dun sa comfort zone ko. Lagi na lang kasi akong orange makeup look, yung ganun. And parang feeling ko yun na yung everyday makeup ko. So ngayon, gagawin natin kung ano yung hindi natin or hindi ko ni-wear before. So, ayan, medyo naka-eyeliner na. It looks so much better with the eyeliner kasi parang nag-pop yung eyes ko. Hindi lang siya yung parang isang kulay. So, what I'm gonna do is, I'm gonna put on the mascara. I don't think I'm gonna put any winged liner kasi sa sobrang dramatic na nung eyes ko, ayoko naman nalagyan pa ng winged liner. So, I'm gonna put on a mascara and some false lashes and I'll be back. Hi guys! So, I am now back with the final look. Naglagay lang ako, guys, ng eyelashes, falsies, kasi parang sa ganitong mga look, parang hindi bagay yung
natural eyelashes ko. Kasi wala man talaga akong eyelashes, guys. Parang nawala na siya lahat. Naglaho na. Hindi siya kasi makapal, guys. So, hindi siya makikita kapag kayong mga ganito na very dramatic look. So, I decided to put on my eyelashes. So, for the lips, I used the Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick in Poet. So, bagay na bagay, guys, yung itong Poet na to. Kasi, yung lahat ng ginamit natin sa eyes is mostly Poet. So, Poet Matte, Poet Sequin, Poet Metallic, and then Poet, what was the other one? Glitter ba yun? Anong masasabi nyo, guys, sa makeup look na to? Kasi, I could have been more creative with the makeup look. Pero, medyo kapos tayo ng time, guys, kasi may pupuntahan ako. But, this is what I came up with. So, ignore the breakout, guys. It's that time of the month. So, just look at the eyes, guys. I really, really love the eyes. Parang nag-i-sparkle siya. Ang ganda niya. And wala akong masabi dito sa blendability niya. So, ayan. So, as you can see, guys, medyo blended naman ang lahat. I don't think na meron namang parang very harsh line sa ating mata. Tapos, dito, blended din siya. Parang nakikita din yung parang glitter na holographic dun sa middle kasi yun yung meron sa sequin. Yung katulad ng sinwatch ko kanina dito. Tapos, ayan yung pinaka-glitter. So, parang may mga dimension siya, guys. Even though na yung mga kulay niya is very close together, parang iba-iba pa rin yung style niya. So, I really like that. So guys, i-end ko na tong video na to. Like I said, I won't be swatching the whole palette kasi guys, madami ng swatches all over YouTube. And feeling ko mas okay na makikita nyo how it applies on the eyes. Kasi minsan, very misleading yung pagka-swatch kesa sa pag-a-apply ng eyes. So, ako lang naman yun guys, but let me know if you guys want some swatches. So, thank you guys so much for watching this video. I hope you like and subscribe to my channel if you haven't already. And click the bell button beside it so you can get notified on my future videos. And I'll see you on the next video. Bye!